Ano ba yung pinapanood mo sa computer, Carol? At masyado kang affected. Alungkot ang mukha mo eh. Kayo pala, boss. Nakakaawa kasi yung delivery boy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Oliver sa ating dunang sa kanyang panahon. Bakit nga ba may mga taong nasisiyahan sa panluloko sa kapwa? Hindi na nga makatulong, lamimerwisyo pa. Eh kaya nga po, sobra akong nadismaya, Lolo Temyong. Pero huwag ka pa rin panghinaan ng loob, anak. Tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. Nakikita niyo yung mga gumagawa ng masama. Hindi ka man makaganti sa nanloko sa'yo. May Diyos na magbibigay ng katarungan para sa'yo. Patuloy ka lang magtiyaga, anak. At huwag ka mawawala ng pag-asa. Merced, nakaalis ng apo ko para magtrabaho. Kayo ho pala, itay. Bakit umagang-umagay umiiyak ka? Naaawa lang po kasi ako sa anak ko. Hindi lang nakapagpatuloy na pag-aaral dahil maagang sumabak sa paghahanap buhay. Oo nga. Salamat na nga lang at mabait ang apo ko. Walang bisyo at hindi rin malayaw. Narito sana ang kanyang ama. Hindi naman ho niya daranasin ito. Eh, kaso nga, matapos na samahan sa Amerika upang magpagamot ang mami niya, hindi na nagbalik pa ang asawa mo. Mukhang kinalimutan ka na. Kayo, ng anak mo. Ang hinala ko po, itay, baka ho, paraan lang ni mami yung pagpapagamot sa Amerika para ilayo sa amin si Carlito. Dahil noon pa, tutol lang ho siya sa akin. Maaaring tama ka. At nagtagumpay ang magaling mong biyanan. Hello po, Aling Merced. Ay, Julie, ikaw pala. Ano ba yan dala mo? Ulam po. Nagluto po kami ni Inay eh. Marami naman, kaya dinalhan ko na po kayo. Maraming salamat, ha? Lagi mo na lang kami binibigyan ng ulam. Okay lang po yun. Kaibigan naman po kayo ni Inay. Kami naman ni Oliver, friends din. Tamang-tama itong dala mo. Makakakain din ng anak na masarap. Parating na siya eh. Dito rin siya mananangalian. Himala ah. Napasyal ka. Wala ka bang biyahe? Wala. Day off ko. Mm. Twice a month ang day off ko eh. Ay, siya nga pala. Ito, kunin mo. Oh, ano to? Paborito mong show, Pao. Wow! Thanks ah. Gusto ko makabawi eh. Lagi na lang kasing ikaw nagdadala ng ulam sa amin. Dalawa yung show, Pao. Pakibigay sa nanay mo yung isa. Oo, thank you ha. Tiyak matutuwa si inay nito. Salamat ulit. Okay lang. Sabi ko nga sa'yo, gusto ko makabawi sa inyo ni Aling Nanet. Ay, meron nga pala akong sasabihin sa'yo. O ano yun? Liligawan mo na ba ako? Ikaw talaga? Bakit mo naman ako inumpas ang magazine? Pasaway ka eh. Bakit naman kita liligawan? Kababae kong tao, no? Uy, ano palang sasabihin mo? May nabasa akong isang foundation. Tumutulong sila sa mga may kapansanang katulad ni Ali Merced. Baka gusto mo sumulat sa kanila. Matutulungan kaya nila si Inay? Malaking halaga kasi ang kailangan para muli siyang makalakad.
Kaya nga nagtsatsaga at nagsisipag ako sa trabaho ko eh, para makaipon. Eh di subukan mo sumulat. Malay mo, matulungan ka sa ibang gastusin. O edi, mababawasan ang problema ninyo. Hindi na naman ako makatulog. Naalala ko na naman sila. Hanggang ngayon, bigo pa rin akong matagpuan sila. Saan ko kaya matatagpuan ang aking mag-ina? Oh, Merced, napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Pero alam ng Diyos na hindi ko gustong mangyari ang pagkakalayo natin. Sana makita ko na kayo at sana mapatawad mo pa ako. Nay, may nabili po ako mga lutong ulam. Kaya may ulam na po kayo ni Lolo Temyong hanggang mamayang gabi. Batang ito, oo. Anak, kahit lumpo ako, pwede naman ako magluto eh. Para hindi na po kayo mahirapan, Nay. Napakamalalahanin mo talaga, anak. Dahil mahal na mahal ko po kayo ni Lolo, Nay. Sayang nga lang at hindi ko na nakita si Itay. Sana masaya ang pamilya natin kung narito siya. Anak. Sige po, aalis na ako. Oh, eh, maaga pa. Eh, may magpapadeliver po sa akin ng bike at groceries. Ayoko pong malate. Mukhang mayaman yung kliyente mo, ah. Mukha nga po. Eh, sana bigyan niya po ako ng kahit konting tip para mas madagdagan ko po ang ipon ko sa pagpapagamot niyo po. Anak, salamat uli, ha? Ah. Asya, sige. Mag-iingat ka at huwag mong kalimutang manalangin bago umalis. Niloko lang ako ng kliyente ko. Marami na akong pinagtanungan pero iisa lang ang sabi. Walang ganong pangalan sa lugar na to. Anong gagawin ko? Paano ngayon mababalik ang pera ko? Bahala na. Pero ipapaalam ko sa lahat ang nangyari sa akin. Maglalive ako dito sa social media. Mag-aantay lang ako ng konting viewers para may makapanood na. Ah, ito. Meron ng 4. Ayun, 10 na. Mga kaibigan, isa po akong delivery boy. Niloko po ako ng kliyente ko. Nagpabili po siya sa akin ng folding bike at mga groceries. Pero nung dalhin ko rito, wala naman pala siya rito. Walang ganung pangalan dito. Wala siyang awa. Mahigit 10,000 ginastos ko rito. Iniipon ko po yan para sa pagpapagamot ng nanay kong may sakit. Ngayon daw wala na lahat ng pera ko. Carol, ano ba yung pinapanood mo sa computer? At ay, masyado kang affected. Ang lukot ang mukha mo eh. Kayo pala, boss. Nakakaawa kasi yung delivery boy. Bakit? Anong nangyari sa kanya? May nagpa-deliver sa kanya ng folding bike at groceries. Mm-hmm. Tapos pagdating niya doon sa address na sinabi sa kanya, wala palang ganong pangalan doon. Ikaw pala si Oliver, yung delivery boy na naloko. Opo, sir. Oliver, ako si Carol, ang sekretary ni Sir Calito. Napanood ko sa internet yung paghingi mo ng tulong. Dahil doon sa nangyari sa'yo, napanood ni Sir yung pag-iyak mo. Naawa siya sa'yo, kaya pinatawag ka rito sa office namin. Ako nang bibili ng hindi nabiling item sa'yo, iho. Naku po, sir. Maraming salamat po. Nakakahiya nga po yung ginawa kong pag-iyak. Pero ang sakit po kasi.
Isipin nyo, matapos magpabili sa akin ng folding bike at groceries yung kliyente, lolokohin lang pala ako. Wala pala siya sa lugar na sinabi niya. Eh, yung perang yun, iniipon ko po para sa pagpapagamot ng nanay kong lumpo. Lumpo ang nanay mo? Opo, sir. Pwede naman daw po siya makalakad. Kaya lang, kailangan po ng malaking halaga. Bakit siya nalumpo? Nasagasaan po siya, sir, at hindi pinanagutan ng nakasagasa. At bakit ikaw ang bumabalikat ng gastusin ng nanay mo? Nasaan ba ang tatay mo? Ang sabi po ni inay, baby pa ako nang isama ni Lola si Itay sa Amerika. Sinamahan niya si Lola para magpagamot. Pero hindi na po nagbalik ang aking ama. Ha? Teka, anong pangalan ng iyong ina, Oliver? Merced po. Merced? Merced Cristobal. Oh, Diyos ko. Bakit po kayo nagulat, sir? Oliver, maaari ko bang makita ang iyong ina? Inay, siya po ang bumili lahat ng item na hindi nabili sa akin. Si Sir Carlito po. Sir Carlito, ang nanay ko po. Merced? Carlito! Merced, asawa ko. Carlito! Anong ibig sabihin nito? Bakit nyo tinawag na asawa ang nanay ko? Anak, siya ang tatay mo. Si Carlito. Ano po? Kung ganun, bakit niyo po kami pinabayaan? Bakit? Ba't hindi kayo bumalik? Anak, nilason ni mamang isip ko. Ang sabi niya, sumama na sa ibang lalaki ang nanay mo. Oh, Diyos ko, hindi ko magagawa yun, Carlito. Naniwala ako dahil nagpakita sa akin ng isang sulat ng pamamaalam galing sa iyo, Merced. Nalaman ko na lang na gawa lang niyang lahat nang malapit na siyang mamatay. Patay na si Mama Carlota? Oo. Ngunit naipagdapat niya sa akin ang lahat bago siya nawala. Kaya mula noon, hinanap ko na kayo ng ating anak. At ngayong nakita ko na kayo, hayaan niyo sanang mabuong muli ang ating pamilya. Lahat ng pagtitiyaga ay may kaagibat na nilaga. Lahat ng pagpapagal ay may katapat na gantimpala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiak. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panunat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.